Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Kung kayo po ay bago dito sa channel natin, inanyahan ko po kayo mag-subscribe. My name is Russel Ocampo. Just tap subscribe, notification bell, and then yung all. So, in devotion po natin ngayon, umaga, ay patungkol po sa marriage. So, very sensitive topic po ito. Kaya, 12 verses po ito, hindi po natin didetalihin. Pero, maybe in the future, kapag marami pong demands, no, gagawa tayo ng video about this. Kasi sensitive topic siya, mahirap gumawa ng mga statements na makaka-apekto sa marriage, lalo na sa issue ng divorce. Kasi ito po ay patungkol sa paghihiwalay. Okay? Katuruan tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Now, magbibigay lang po tayo ng mga ilang mga insights patungkol po dito. Babasahin lang po natin yung mga unang talata, mga first few verses. So, samahan niyo po ako, basahin po natin ang salita ng Diyos at nawagabayan tayo ng Santong Espiritu sa ating pag-aaral. So, sabi po rito, may ilang pariseyong lumapit sa kanya na humahanap ng maipaparatang sa kanya. Tanong nila, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa at sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi ba niyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga pariseo, kung gayon, bakit inutos ni Moses na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghiwalay bago niya ito palayasin? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moses na hiwalayan ninyo ang inyong mga asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. At ito pong mga talata po na ito ay mahaba po at hindi natin kaya sa 15-minute devotion. Maganda po ito, seminar. Now, yung teaching po natin ngayong umaga, number one, God's original design is, ito po, marriage is permanent. That's God's original design. Tinan nyo po, yung divorce po ay pinapayagan. Pero ang sagot ni Jesus Christ dito, ano ba yung sa pasimula? Ano ba yung original design ng Diyos sa marriage? Ano ba yung kagustuhan talaga ng Diyos sa pasimula pa lamang? At dito, inilatag ng Panginoon kung ano yung marriage. Sabi niya, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, tapos iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Very important principle po ito sa marriage, no? Kailangan iwanan mo talaga yung magulang mo kasi magkakaroon ka ng sarili mong pamilya. Hindi po pwedeng yung lalaki ay nakikisama pa rin sa mga magulang. Depende sa sitwasyon, pero generally speaking, as far as the Bible is concerned, merong leaving and cleaving. Okay? At sila'y magiging isa. Kaya maraming problema yung yung multiple family sa isang bahay, lalo na nagkakaproblema yung biyanan sa mga asawa ng kanilang mga anak. So, dapat meron talagang living and cleaving. Tapos sabi dito, hindi na sila dalawa kundi isa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Okay? So, sa original design ng Diyos, hindi talaga pwedeng hiwalayan. Hindi talaga design ng Diyos yon. Pero, sabi po ng mga pariseo, kung gayon, bakit inutos ni Moses na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng certificate of divorce? Now, sabi ni Jesus Christ dito, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan niya ang inyong asawa dahil sa katigasan ng ulo. So, ibig sabihin, because of the fall, because of sin, dahil sa katigasan ng ulo ng tao, dahil sa kamalian ng tao, pinayagan na yung divorce. So, as far as the Bible is concerned, yung divorce po ay pwede. It's allowed. But this is not God's original design in Genesis chapter 1. Sabi ni Jesus, subalit hindi ganun sa simula. Ibig sabihin, sa original design ng Diyos, napakaganda ng marriage. Perfect. Walang problema. Dahil pumasok ang kasalanan sa mundo, pinayagan na yung marriage. Ipinahintulot ito ni Moises. By the way, you cannot say na pinayagan ni Moises pero hindi pinayagan ng Diyos. Hindi po ganun yun. Because the law was given to Moses.
So kung ano yung nakasulat sa batas sa Old Testament, yun ay pinayagan ng Diyos. At dahil pinayagan ng ang dahilan kung ba't pinayagan ng Diyos yung divorce o yung paghiwalay ay dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Ito yung result of the fall. Dati kasi, wala namang marital unfaithfulness. Wala namang mga pangangalunya. Kaya walang divorce. Pero dahil pumasok na yung pangangalunya, yung marital unfaithfulness, pinayagan na yung divorce. Kaya ito yung sinasabi ni Jesus Christ, verse 9. Ito ang sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung asawa niya ay nakikiapid. Ibig sabihin, pwede yung divorce, merong pinapahintulot ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi dito, maliban kung asawa niya ay nakikiapid. Ibig sabihin, kung yung asawa mo, sumama na sa iba at nakikipagtalik doon at iniwan ka na, divorce is an option. Pwede nang hiwalayan as far as the Bible is concerned. Ang problema dito sa Pilipinas, walang divorce, pero may annulment. So, pwede ba yung annulment? Yes, pwede yung annulment. Pwede yung divorce sa Bible. Now, hindi po ito ini-encourage. Ito po ay last resort. Ito yung pinakahuli na solusyon sa problema. Pero ang dapat pong gawin ay i-work out talaga yung marriage. Exhaust all solution para mag-work yung marriage. Because the original design of God is a good marriage, not a bad marriage. Kaya po yung application natin dito, para sa mga single po na nakikinig dito sa ating devotion, I hope ma-appreciate nyo to. No? Ano ba yung marriage? Ano ba yung divorce? Paano to ma-apply sa buhay nyo later on? At paano nyo titingnan kung ano ba yung marriage na pupuntahan nyo rin in the future? So, yung application natin dito, number one, let's have a high view on marriage. Magkaroon tayo ng mataas na pagtingin sa marriage. Separation should not or should never be an option. Pag pumasok ka dyan sa marriage na yan, yung divorce, legal separation, those things should never be an option. Pero, kung binubugbog ka na ng asawa mo everyday, at sumama na siya sa iba, nagkaroon na siya ng sariling pamilya sa ibang babae, ibang lalaki, at wala nang solution, legal separation or separation is an option. But our mindset should be this one. Separation should never be an option. Gawin natin ang lahat ng bagay para ma-save yung marriage, ma-save yung relationship. Sabihin natin, i-embrace natin to na hindi ito option. Yung separation is not an option. Kami po ng misis ko, hindi o option yung separation sa amin. Pero biblically speaking, kung binubugbog ka na ng asawa mo araw-araw at ng bababae na, pwede po yon sa Bible. Okay po? Pero dapat mataas ang pagtingin natin sa marriage. Number two, exhaust all solutions to restore marriage. Lahat ng solution kailangan gawin mo para ma-restore yung marriage kung nagka-problema man kayo. Ngayon, kung isang asawa mo, yung asawa mo gumawa ng karumal-dumal na kasalanan sa'yo, i-apply po natin yung devotion natin nung nakaraan. Forgive. Lagi tayong magpatawad. At very interesting yung devotion natin yesterday. It covers even adultery. Kahit mga lunya yung asawa mo, bumalik sa'yo, patawarin mo pa rin. Ilang beses kang dapat magpatawad? Magpatawad ka kung ilang beses nagkasala yung tao sa'yo. Kung isang beses nagkasala yung asawa mo, isang beses mo din siya patawarin. Kung 10 beses nagkasala yung asawa mo, 10 beses mo siya patawarin. Kung isang beses nagkasala yung asawa mo, 100 beses mo siya patawarin. Kung ilang beses siya nagkasala, ganun rin yung beses mo siya papatawarin. Yun po yung katuruan natin kahapon. So, we need to exhaust all solutions to restore marriage. Paano po natin gagawin yun? Ito para sa mga single no, na nakikinig rito, para sa mga wala pang asawa, sa mga mag-aasawa, sa mga engaged, para sa inyo to, para sa may mga asawa na, para sa inyo to. Number one, submit your relationship under the Lordship of Christ. Ang dahilan kung bakit nagkakandaloko-loko yung marriage is because of the lack of submission. Hindi ho natin na ipapasakop yung ating relationship sa pagkapanginoon ni Kristo.
Jesus Christ must be the Lord of all, even the Lord of marriage. At ito po ay task primarily ng lalaki. You have to lead your relationship under the Lordship of Christ. You need to submit, ipasakop. At yan po ay ipinaglalaban unang-una ng lalaki. Okay? At ang babae po ay nagpapasakop sa lalaki habang ginagawa ng lalaki ang lahat ng kanyang makakaya. Together with the wife na ipasakop yung relationship. Ano ba yung kalooban ni Kristo? Dapat mangyari yon sa marriage. Number two, choose God-centered relationship every day. Okay? Piliin mo yung God-centered, yung Diyos, yung sentro ng relationship. When? Kailan po? Every day po yan. Hindi po yan on the day of wedding. Hindi po yan one time, big time. It's a daily decision. You will choose God to become the center of your relationship every day. Araw-araw po yan. At kung ang Diyos ang sentro ng iyong relationship, wala pong divorce, wala pong legal separation, wala pong annulment. Kung ang Diyos ang sentro ng isang relationship, kahit ano pong problema, masosolve. Kasi po ang Diyos ang sentro. Once the husband became the center of the relationship, everything will crumble. Once the wife became the center of the relationship, mag-fall down po, mawawasak yung relasyon. But if God is the center of the relationship and you choose that every day, your marriage will flourish. Magtatagumpay, yayabong, mai-enrich. At magiging matagumpay po ang inyong pagsasamahan. Kaya para sa mga single, pili talaga kayo ng believer, mananampalataya. Paano ka magkakaroon ng God-centered relationship? Yung naliligaw sa'yo, nililigawan mo, hindi mananampalataya. Malabo. Yung pangatlo po natin, marriage is self-sacrifice. Kaya tanda natin, ang marriage po, hindi po yan about rights. Karapatan kong tumanggap sa'yo, karapatan kong pagsilbihan mo. Marriage is self-sacrifice. Ito po ay patungkol sa responsibility. Kung ano yung pwede mong gawin sa iyong asawa. Ito po yung pang, ilan na ba to? 1, 2, 3, 4. Yung pang-apat natin, always go back to the reasons why you chose to marry your spouse. Always go back to the reasons why you chose to marry your spouse. Lagi mong balikan, bakit mo nga ba pinakasalan yung asawa mo? Pag nagkakandagulo-gulo na kayo, gusto niya na maghiwalay, balik kayo sa dahilan kung bakit kayo nagsama in the first place. Bakit kayo nagpakasal in the first place? Now, kapag naalala mo yun, bumalik ka dun sa mga reasons na yun, you will stick to your spouse. Pero if those reasons are not enough, make more biblical reasons why you should work it out with your spouse. Kasi minsan talaga kulang yung reasons natin bakit natin pinakasalan eh. Pwedeng nabuntis ka lang kaya mo pinakasalan. Or pwedeng, there are many reasons, no? Kung kulang yung reason, make more biblical reasons why you should work it out with your spouse. Sulat mo sa papel, ano ba yung mga dahilan bakit mo kailangang ipagpatuloy, ipaglaban ang iyong marriage. At lastly, follow the teachings of the Bible. Kaya nagfe-fail ang marriage kasi hindi sinusunod ng mga mag-asawa yung katuruan ng Diyos sa Biblia. The Bible is our guidance for a successful marriage. Sabi po rito sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 27, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. Mga babae, mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawa. Huwag kayong maging dominante sa inyong mga asawa. Huwag niyong i-lead yung inyong asawa as if kayo yung leader of the house. Sa halip magpasakop kayo sa inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop niyo sa Panginoon. At the same time, yung asawa naman, mahalin naman niyo yung inyong asawa. Unahin niyo yung asawa, prioritize niyo, ibigin niyo yung asawa niyo, pagsilbihan niyo yung mga asawa niyo. Love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Ibig sabihin, yung husbands, you must be willing to die for your wife. At kung willing kang mamatay para sa inyong asawa, pagsilbihan pa kaya? Ibigin pa kaya?
or gawin ang lahat ng iyong makakaya para mapasaya yung misis mo. Ang husband kailangan ibigin ang kanyang asawa kung paanong inibig ni Kristo ang iglesia. That is the standard. Na kung isipin po natin, yung mga ganitong sinasabi ng Biblia, kung sinusunod natin ito, when we follow the teachings of the Bible, magiging maganda po yung marriage. When we follow the teachings of the Bible, magiging successful yung marriage. Kaya po sa mga single, pili talaga kayo ng mga believers na Bible-believing Christians na pinagpapahalagahan yung salita ng Diyos. At para sa may asawa na, sundin ninyo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Always solve your problems in the light of what the Bible says, what God says in the Bible. Ano po, marami po akong pwede pang sabihin, but I wanna end here. At magkaroon tayo siguro someday, no, pag may maraming magre-request, discuss natin yung marriage, divorce, and remarriage. Tingnan natin kung ano sinasabi ng Biblia. So, bago ako magtapos, gusto kong isuggest sa inyo to. Kung gusto nyong lumalim sa topic na ito na tinatalakay natin, si Thomas Schreiner, expert po yan sa Book of Romans. Isang gusto kong theologian to. So, tinalakay niya yung divorce and remarriage. Meron po nito sa YouTube. Tapos, kung gusto nyo pang lumalim kasi nandito kayo sa ganitong sitwasyon na nandun na kayo sa divorce level or separation, maganda kong basahin nyo rin to. A Statement on Divorce and Remarriage in the Life of Bethlehem Baptist Church. Article po ito ni John Piper. So, maganda pong pag-aralan. So, yun lamang po, ano? Sa discussion natin, what does the Bible say about marriage? How can you align yourself to it? Paano mo ma-align yung sarili mo, yung marriage mo, doon sa sinasabi ng Biblia? And para sa ating panalangin, Lord, help us experience the relationship you want us to have. Yan ang panalangin natin. Because God is a beautiful, God created marriage. God created relationship. God made it good. Ang problema tayo. Ang problema yung tao. Kaya maganda ipanalangin natin, Lord, help us experience your original design. The relationship you want us to have. Maging desperado po tayo dyan. Ano? Ipanalangin natin yung mabuti. Para po sa comment section natin, what have you learned today? And let us know kung gusto nyo i-discuss yung marriage, divorce, and remarriage. Let us know in the comment section. At don't forget to share this video to your family and friends. God bless you. Magkita-kita tayong muli bukas ng umaga dito sa ating 5 a.m. daily devotion. See you po.